is just to lift up the name of Christ. Amen. Ano ba ang kapatid niyo? Tagalogin. Kung gusto mong maligtas ang kasintahan, huwag natin mong kasintahan. Kung gusto mong maligtas ang iyong guru, ang iyong estudyante. Kung gusto mong maligtas ang iyong office mate. Kung gusto mong maligtas ang iyong kapitbahay. Ang lahat ng tao sa mundo iba po rin, wala kang gagawin! Kundi itaas lang ang pangalan ni Jesus Kristo sa iyong buhay. Hindi na rin. Lagi po yung pinasa sa kanila si Jesus. Sabihin niyo sa kanila, pinatawag ako ni Jesus. Binago ako ni Jesus. Pinabiling ako ni Jesus. Ginawan ako ng himala ni Jesus. God save me. God change my life. God gave color to my life. God gave meaning to my life. God performed miracle in my body. God made me whole. Tell others about Jesus. Testify about the goodness of Jesus. And He has a promise. I myself, Jesus said, will draw all men to myself. Ang gagawin lang po natin, isi-share lang po lagi ang pag-ibig ni Jesus Christ. Nakikinig po ang mga tayo. Lagi lang natin ikwento si Jesus sa lahat ng tao. Ipagsabi si Jesus. Magandang ipagsabi. Sila Bobby Bryant, sila Jeremy Lee, sila James Young. Pero mas magandang ipagsabi at ipamalihan ni taas si Jesus Christ. Amen! Magandang ipagsabi ang pangalan ng kung sino-sino pa mga tao, pero higit naman magandang ipagsabi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen! May tao ba ho dito? Ang mga sigat na tao kinalalaos, pero si Hesus Kristo hindi nalalaos kahit kailan. Yes! They will become popular, but time will come, their popularity will fade. Yes! But Jesus' popularity and Jesus' beauty will never ever fade. Amen? Yes. Hindi po maglalaho ang kagandahan at ang kapilalidad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Palapakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon po, kung gusto mong maligtas ang iyong mga mahal sa buhay, ikwento mo palagi sa Kristo, si Kristo sa kanila. Share the love of Christ always to them. The goodness of God, the loving kindness of God, nakikinig ko mo ba tayo? At magugulat ka ang iyong mga mahal sa buhay, mga classmates mo, office mates mo, neighbors mo, mga tao na mimin mo sa araw-araw, maliligtas sila sapagkat tinataas mo si Jesus Kristo sa iyong buhay. Amen. Palapakan natin ang Lord. And God has a promise. If we will lift up the name of Jesus, God will also will lift up us. Nang ibig sabihin ng Panginoon, God will bless us more and will promote us more. Amen. Do you want more blessings from God? Do you want more promotions from God? Sino yung gusto? Taas ang kamay. Taas ang natin. Sige, hayaan mo ba kami ng katabi niya? Hayaan mo siya. If you want more promotions from God, if you want more victories from God, if you want more success from God, because in the book of Psalm 75 verse 6 says, promotion comes from the Lord. He brings down one and exalts another one. That's what the Bible is saying in the book of Psalm 75 verse 6. Promotions that comes from the east, nor from the west, nor from the south, but promotions comes from the Lord. Ang promotion daw ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya kung nais natin ang promotion ng pagpapala, listen very carefully. Gusto nyo ba tumaas ang grades ninyo, students? Gusto nyo ba tumaas ang sahod ninyo, workers? Do you want your business to be blessed by God? Do you want to be, do you want to be, gusto mo ba ma-promote? In every areas, in every aspects of your lives, what you have to do is to just to lift up the name of Jesus. Exalt the name of Jesus. Magnify the name of Jesus. Loud, extol the name
the name of Christ. Kapag tinaas mo ang pangalan ng Jesus Christ, itataas sa rin niya. Amen. May pangako ang Diyos. For the Bible says, what you sow, you shall reap. Kung anong tinini mo, aanihin mo. Makinig mong maigi at di mo na pagpapakahabay-habay ka. Kung gusto mong tumaas ang pamumuhay mo, isa lang ang sekreto, itaas mo ang pangalan ni Jesus. Amen. If you want more blessings and promotions, if you want to be promoted by God in every area of your life, what you have to do is just to exalt the name of Christ. Makinig mo kayong maigi sa amin. Kahit na pagbubunyagin natin, kahit na anong pagsisingap natin, even though we work harder and harder and harder, strive more and more, without the help of Jesus, we cannot accomplish our dreams. All our good dreams will never be fulfilled, I tell you. Isa lang po ang sikreto para maitaas tayo ng ating Panginoon. Itaas lamang po natin palagi ang pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang pangalan. Ang pinakarami natin, number one, kung gusto mong maligtas ang sarili mo at mga mahal mo sa buhay at ang maraming tao. If you want to be saved, if you want to be saved, if you want to save your loved ones, and all your friends and relatives and all the peoples na mga tao na inyong nakasalamuha mo sa araw-araw, if you want them to be saved, if you want your love, your soul to be saved, just lift up the name of Jesus. And number two, if you want promotion, just lift up the name of Jesus. Nakikinig pa po tayo? Alam niyo, marami yung hindi paligtas. Ano, ang pangit? Nagtatawag ko dito. Nung hindi paligtas, ang pangit. Habi ala. Habi sigaling niyo. Habi baraha. Habi cocaine, habi marihuana, habi shabu. Habi babae, habi lalaki. Habi bakla, habi pambuhay. Diba? Pero nang na-born again ka pa, bumawa ka mo, amen? Yes! Bumawa ka mo, okay, naman na, amen? Yes! You know, when my old friends met me, they were shocked, they were amazed. They were surprised. Ano sabi nila sa akin? Anong nangyari sa iyo? You look very formal. Pinagbabas na yun yung sarili ko. Oo nga naman doon. Ang hirap nga naman paliwalaan kayo na ako ngayon. Eh kasi magkasama kami sa inyo naman eh. Tagay pa rin, tagay pa. Magkasama kami sa pagbabaraha eh. Magkasama kami sa bilyara, sa mga pool. Kaya hindi ako magaling mag-English eh. I admit that my English is not perfect. I am not a fluent English speaker. My grammar is incorrect. I admit that. Because I always cut my words when I was still studying. Instead of going to my classroom, pupunta ako saan? Sa gambling session. Sa drinking session. Uso pa noon yung mga jukebox. Ay, hindi na uso yung jukebox eh. Yung mga kalimutin, do you know jukebox? Yung mga experience yung box. Yung mga jukebox, ito yung malalaking box na mahulugan mo ng 25. Pag hinulugan mo ng 25, yung plaka, pipiliin mo kung anong plaka ang gusto mo matutuloy. Siyoy! Gagano na yan. Diba? Yes. Yung mga matatanda na rin na rito, do you still remember jukebox? Kaya nga meron tayo ng jukebox rin, di ba? Emel the Papis is one of the jokebox queen. Clear de la Puente. Evo Eugenio. Ano yung mga sigret ninyo? Hindi ko masigret yun. Mga nakasama.
po yung mga nasa bayan ko. Yun na nga. So, imbis na papasok ako na Ismay lahat, pupunta kami sa mga tugpas, bulog kami na patatog kami. Pag-awit mo sa'yo, sa Panginoon, tatagal mo pa. Amen! Amen! Pero siya, tatagal! Huwag mong bawasan, huwag mong
Diba? So dapat, dagdagan mo rin ang commitment mo sa Panginoon. Dagdagan mo. Dagdagan mo. Tingnan mo yung mga binibigay mo kay Lord. Dagdagan mo yan. Tingnan mo yung mga nililigas mong kaluluwa. Dagdagan mo yan. Tingnan mo yung mga ginagawa mo sa ministry. Dagdagan mo yan. Amin po ba? Are you still with me? Are you still listening? Isipin mo, tinataas mo ba si Jesus sa buhay mo? Si Jesus na ba ang Lord God Savior ng buhay mo? Are you lifting up the name of Christ? Is Jesus your Lord God and Savior? Sinurrender mo na ba ang buhay mo kay Jesus Cristo? Are you serving the Lord now? Doing the will of God now? And secondly, kung ginagawa mo na ito, another thing is this, ang nais ng Lord, dagdagan pa natin, pakisabing dagdagan. Don't be satisfied with what you are doing now for Jesus. Don't be satisfied with what you are giving now for Jesus. May tao pa mo dito. Ayaw ni Lord ng urong sulok. Tatagapagin. Maniligas ka ngayon, tapos tatalikod ka na ayaw ni Lord ng gano'n. Magbibigay ka ngayon, tapos tatalikod ka na ayaw ni Lord ng gano'n. Magsiserve ka, and after that, tatalikod ka, ayaw ni Lord ng gano'n. Magbibigay ka sa Panginoon, and after that, ayaw mo na. You will make a vow for God, and yet you will not fulfill it. You know, God is not happy about it. Hindi mo masaya ang Diyos ng gano'n. So let me give you this promise. Those who have an ear, let him hear. What the Spirit of the Lord is saying. Yung mga may tenang makinig po maili. Another blessings are coming, I tell you. Another promotions are coming. Listen very carefully. Promotions in your studies. Promotions in your jobs, in your businesses, in your ministries, in every areas and aspects of our lives. I stand to you as a prophet of God. What are the signs of the prophets of God? What are the marks of a true prophet of God? Whatever he saith, the name of the Lord shall come to us. If somebody predicted that this thing will happen and not happen, he or she is a false prophet. But if somebody prophesied that this thing will happen and it comes and it came to pass, then that prophet is a true prophet of God. Nahihiling ko pa tayo dito. Naalala ko si Sister Elma. Hindi, bigyan mo ato ng mikrofono. Bilisan natin, bigyan mo ato ng mikrofono. Sige, dito ka sa kita, beautiful lady. Yeah. As beautiful as your mother. Di ba noon, may gawain tayo sa circle ba yun? Sige, ako ako sa circle. And God said to you, the time you come, magkakaroon ka ng maraming pera. Right? Pwento mo nga sa kanila. Nag-prophesy po nun si Pastor, sabi niya, meron dito, hawa ka ng pera na hindi mo panawangan sa buhay ko. Tapos parang may pupulong sa akin na ako yun. Sabi ko, paano mangyayari yun? Parang simple yan na lang, simple yung mga maya lang. Nagtatrabaho ako, parang minimum lang yung kinikita. Tapos one time, makita ko yung sarili ko sa bako. May kinukuha akong pera. May pupulong ulit sa akin. Pinalala niyo yung sinabi ni Pastor na ahawa ka ng pera na hindi mo pa nahahawakan. Amen. Alam ba ka natin? Ahawa ka ng pera, hindi mo pa nahawakan sa tanang buhay mo. Nakikinig ko ba tayo? God will give you money that
you have done, na wala ka pa niya in your entire life, your whole life. And God fulfilled the promise. Nakikinig po ba tayo dito? As Israel, ano mo na yung sikreto? Bigay yung pastos. Pinahaba mong pastos ni Lord, huwag mong hindi ibigay. Lahat ng mga para ngayon, huwag mong hindi ibigay. Not only to Israel, but to all of us. God is seeing all of us. You know, God is faithful to all His promises. Ikwento ko nito sa inyo, hindi nyo ito alam eh. When John Emmanuel studied at the TFCA, you know, he was officially in Rome. Yes, my eldest son. His name was not on the list. He was not officially in Rome. Because we never made any payment. In order for J.I. to study in KFCA. Because at that time, we don't have money. We're so full. Sa isang Tagalog, isang tayo, isang upang. But since KFCA is a Christian school, wala silang magawa, hindi nila kami maituro. Because they know that I am a pastor. They know that we are Christians. Hindi nila masabi, upang mo pasok ang anak mo, wala na mga ibinayad. And this is true. You will never believe, but this is very, very true. You know, the ministry is just starting. It is a time of sacrifice. Alam mo, kung mapasok si J.I. Lord sa TFCA, habang mo, hindi pa mahihimik mo sa TFCA, kaya nalang sa pag-ihimik eh. Walang pang-pag-upin. Yung kanyang uniforms, mutas-mutas, sulisi-sulisi. Yes, this is true. Di ba ako siyang hotdog? Nalaglag yung hotdog niya. Sabi ng teacher, don't pick up. E pag hindi niya pinika, magugutom siya. Pinika niya ko na hinugasan niya sa posa. Pinamit niya. Yee! Pero pinakit pa na niya, why? Magugutom siya. Nagbe-e. Pero sinabi natin sa administration of TFCA, before the school year ends, bababa